Hi guys, so welcome to Happiness. This is Joy Radanas. Today, pag-usapan po natin konting mga tips para po sa ating pagba-vlog na ang gamit po natin ay ang ating mga cellphones. But before we do that, please subscribe to my channel and please press that notification bell para po pag may bago po akong upload, manonotify po kayo. So, ako katulad ko, no, I find it convenient that when I do my recording, I use my cell phone. Pero syempre, ito yung mga tips na natutunan ko naman na ginagamit ko yung aking cell phone. First tip is, whenever we do our recording, please, dito po tayo titingin sa camera ng ating pong cell phone at hindi doon sa face ng ating cell phone. It is really important that we look into the camera of our cell phone kasi it is like looking straight into the eyes of our viewers, and in a way, yan po nakakapag-create po tayo ng connection sa ating viewers while we discuss things na parang kausap lang natin ang ating viewers talaga, na para magkatabi lang tayo o magkaharap lang tayo. So ito yung pagre-record ng nakaharap tayo sa ating cellphone camera. So this is how it would look like kapag tayo ay diretso nakaharap sa cellphone camera. Ito naman ang itsura natin kapag nagvi-video tayo na nakatingin tayo sa ating cellphone. So yun nga po, first tip natin, when we do our recording, look in straight into the camera of your cellphone at tsaka yun, we will try to make a connection to our viewers. Okay, so my second tip naman. Whenever we use our cell phone for our recording and for vlogging, let us not use yung kanyang internal na microphone. Tama yun, maganda, malakas, nakakapture niya yung sound, but at the same time, nakakapture niya pati yung sound sa paligid, no? So, kapag ka po tayo gumagamit po ng ating pong cellphone for our vlogging, ay gumamit po tayo either a lapel microphone, a regular microphone po, or yun pong atin pong headphone, like what I do right now, na nakakasuppress po ng sound and it makes what we say clear para po doon sa ating mga makikinig. Okay, tip number 3. Wala pa tayong pambili ng ring light. Ako katulad ko, hindi lang yung wala akong pambili, hindi ko alam na may nabibili pala na ring light, no? But it's not a problem. Whenever we use our cell phones for our vlogging, manap lang po tayo ng place or area na maliwanag. And let us just use the natural light para po sa pagre-record po natin, ano? Pwedeng gawin natin yan sa labas, o gawin natin sa umaga ang atin pong pag-vlog habang may liwanag. So, in a way kasi, malaking bagay po pagka tayo po nag-record na maliwanag po yung ating pagre-record, no, na nakikita tayo ng ating mga viewers, and at the same time, iba rin kasi ang dating pagka maliwanag talaga yung ating video, no. It shows yung medyo polish yung ating mga nagawa na video. So, malaking bagay din talaga kung may proper lighting. So, let us just use our natural lighting like the araw, the sun, no, para po sa ating pong pagre-record using our cell phones. Okay, number 4 na tip. Whenever we use our cell phones, as much as possible, tapos ganito lang naman yung ating ginagawa na pagre-record, make sure na nakalagay siya sa isang area na hindi magalaw. Kasi parang, kumbaga parang steady yung ating pag-video. Kasi, di ba ang hirap magpa-view or mahirap i-view yung isang video na magalaw. Hindi na magiging interested yung ating viewers na panoorin yung ating video pag ganun siya na magalaw. Ito naman ang tsura pag medyo shaky, no? Pagka ilagay mo siya sa isang medyo shaky na either table yan or upuan. So, pag mag-video tayo, ganyan. Tapos ilagay mo pa dyan, kunyari electric fan, ipatong mo. So, this is how it will look like kapag ka nabuo yung ating video. So, yung panglima ko naman na tip ito, one thing that I really find convenient
in using my cell phones in recording my videos ay pagdating po sa pag-e-edit kasi mas parang mas madali mag-download ng mga editing applications sa cellphone, no? Ako po ang ginagamit ko is the KineMaster para po sa pag-e-edit ng aking video and madali lang siya na application. At saka ang isang maganda kasi pag ginamit natin yung cellphone, meron din mga applications para po sa paggagawa natin ng mga thumbnails natin which we can also use whenever we upload our video on YouTube. Yung isa rin na natutunan ko, no, from the 5 tips na binigay ko, whenever we do our recording, before, alam mo, ang ginagawa ko, nakatayo ang pagre-record ko. Tapos, sabi ko, bakit may mga dark, may mga black areas dun sa side, no? And then, when I check yung mga videos ng iba na na-uploaded, yun pala naka-landscape. So, yun din, whenever we do our recording using our cell phone, naka-landscape po siya. Ibig sabihin, nakapahiga po yung atin pong cellphone para po pagka po tayo nag-upload, yung sukat po nito ay talagang para sa YouTube. So ito ngayon, I'm doing the pag-video na naka-portrait. When we do our recording, it should be on a landscape area. Ano area? Anong tawag doon? Naka-landscape siya. Area tuloy. I mean, naka-landscape siya. Nakapahiga yung cellphone mo. Like ngayon na ginagawa ko, nakapahiga po yung cellphone ko. Okay, so that's it guys. So, i-share ko lang po yung mga natutunan ko din in the course ng pag-video ko dito po at paggagawa ko, no, ng mga vlogs ko just using my cellphones. And I hope na ito pong naibigay ko na tips sa inyo would be very helpful, especially those sa mga katulad ko na nag-i-start lang din ng pag-video or nag-i-improve ng kanilang pag-video at pag-upload ng mga videos sa YouTube. So until our next vlog, I hope that you have enjoyed our video and our sharing today. Thank you. Bye-bye.